siya. Si tatay di kong lupos ang tiwala sa kanya. Ipanalo na natin ito. May nanalo na! Madali lang, buy one take one niya. Formal lang ang nag-umpisa ang campaign period para sa nalalapit na halalan. As expected, mayroong kantahan. Pasakit mo'y may katapusan. Iyakan. Alam niyo po, ito po talagang pangarap ko eh. Tawanan. Upo'y hindi magtatalumpati ngayong gabi. Dahil baka sa ganda ng aking talumpati, ako maiboto niyong presidente. At maging to the next level na sayawan. Lahat nga ng klase ng emosyon ay naramdaman mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga supporters ng bawat kandidato, energy ay talagang nag-uumapaw. Speaking of energy, nariyan si Senator Aspirant Harry Roque. Nagagawin ang lahat, makakuha lang ng botante. Si Harry Roque, maasahan niya si Harry Roque. Mahal ang bayan niyan si Harry Roque. Sa akin ay number one si Harry Roque. Ang ating action man, merong prinsipyo di mabibili. Mahal ang Pilipino, siya ang ating boses pagdating po sa Senado. Di papayag merong Pinoy na inaapi. Maliban sa mga kandidato, abay usap-usapan rin itong si Miss Tony Gonzaga na siyang naging host ng proclamation rally ng tandem ni BBM at Sara. Tapos na! May nanalo na! Tapos ang laban! Marami ang pumuna sa pag-endorso niya kay Marcoleta, na isa sa mga nagsunong noon na ang ABS-CBN ay mapasara. But soon to be Senator Rodante Marcoleta! Ang sabi tuloy ng iba, itong si Tony yata ay may amnesia. May amnesia kasi ako, wala akong maalala, aksidente ako. But Tony isn't bothered. Nagpasalamat pa nga at nag-trending siya. Binabati na rin natin ang lahat ng nasa Twitter. Maraming salamat dahil trending din ang inyong lingkod. I love you! Siyempre kapag eleksyon, maliban sa mga politiko, babahare ng mga artista. Cool off muna sa pagiging momshies ang magkaibigang Carla at Julina. Sa Team Pacquiao, todo suporta rin ang may bahay na si Jinky at Mami Junisha. Kinasingkasin mo na to, aato. Palingkulong sa akin ang presidente. Aron magpako na ang tigo Pilipinas. Sa Team Kiko Lenny, agaw pansin rin ang pag-attend ng stand-in ni Senator Laila D. Lima. Ayan. Ayan. Madali lang, buy one take one niya. Yaw na si Sen Laila, yaw pa si Atty. Dino. Pero siyempre ang highlight ng lahat ay ang proklamasyon ng mga tumatakbong pangulo. Sa Naga City, nagkulay pink ang Plaza Quezon sa proclamation rally ni VP Lenny Robredo. Ang tagapagsulong ng isang gobyernong tapat! Ang tagapagsulong ng isang gobyernong tapat para angat buhay lahat! Number 10 sa balota at ang susunod na presidente ng Pilipinas! Sa Philippine Arena sa Bulacan naman, nagproklama sa kanilang kandidatura ang Team BBM at Sara. Ang tigre ng Norte! Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.! Yeah!
Pamilya ng Katipunan sa Maynila naman piniling magproklama ni Yormie Esco Moreno. At malaking karangalan ko na ipakilala siya ngayong gabi. Mga kaigsuunan ko sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao, ang sunod nga presidente sa Pilipinas, Mayor Esco Moreno Dumagoso! Habang sa General Santos City naman, ang ating pambansang kamao. Luzon, Visayas, Mindanao! Eto na! Aliyan na! Cavite, hindi rin nagpahuli ang team ni Ping Lacson at Tito Soto. Pasalubuan natin na masigaw ang palakpakan na may kasamang sigaw! Pangulong Ping Lacson! Aayusin ng gobyerno, may pag-asa lahat tayo, gabi ang kurapat at usado. Sa iyong opisyal nang nagsimula ang election campaign dito sa Pilipinas, marami na namang relasyon at pagkakaibigan ang pansamantala munang magwawakas. Lagi lamang tatandaan na ang politika kailanman ay hindi yan naging pangmatagalan. Kaya mas piliin pa rin ang pamilya at tunay na kaibigan dahil sila ang tunay na hindi mapapalitan.